Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin si Congressman Ben Everdone ng Eastern Samar. Gaano ka ka-loyal sa presidente ngayon? Presidente Aquino. Dahil kapartido namin, siya yung chairman ng aming partido. Support, nakasupport tayo sa kanya. So, sa susunod, hindi na, iba na sa support? hindi naman po. Well, siguro po, dahil alam ko na yung parang kung saan patutungo po yung tanong ninyo. Oh. And, yung nakarang administration po, kasi governor po ako noon, alam nyo naman po, dahil yung reality sa politics, kung outside di ko lambuka, wala pa paano, lalo na sa Eastern Samar na kumbaga, pobreng, kung hindi ka makisama sa administrasyon, wala ka. So, the reason bakit ka nagkaroon ng falling out with GMA, ano? Hindi naman falling out. Well, ang interest ng aking mga kababayan, tinanong ko yung mga mayors namin, ganito, ganyan. At saka, bago naman po akong sumumpa sa Liberal Party, nung inimbitan po ako ng ni Speaker Belmonte, ni Secretary Mar, kinonsultak po sila at nagpaalam po ako sa kay Pangulong Arroyo. So, no? Wala kayong pinagawayan? Wala po. So, parang yung sa'yo, talagang just being a political butterfly. Ewan po, kung ganun po, wala po tayong magagawa dyan. Pero, bago po ako sumumpa sa LP, nagpaalam po ako. Pero, nung tumakbo naman po ako na congressman, independent po ako, wala po akong political party, hindi po ako lakas, hindi po ako lakas kampi. Mm-hmm. Basta yung sa certificate of nomination ko po, nung tumakbo ko po ako, independent po ako. Although, identified po ako sa previous administration, aminin ko naman po yun. Ngayon po, nung nanalo po akong congressman, as independent, inimbita po ako sa LP. Sa LP. So, yun so po. Parang kailangan natin ito dahil kung hindi, kawawa na naman tayo. Kawawa, yun. Yun ang parang, kasi susunod, yun ang reality. So, ang reality din ito sa susunod, pagdating ng bagong administrasyon, pwedeng lumipat ka din kung sino man nanalo doon. Maaari, depende. Depende rin yun. Kung maniniwala ka rin doon sa bago, kung mayroon mang bagong ibang partido at kung tatanggapin ka rin, no? Kasi ganun po eh. So, alam ko po sa LP, marami rin na gustong sumali na hindi rin tinanggap. Okay, so as of the moment, hindi makakaasa sa'yo ng loyalty ang LP? Oh, hindi naman, hindi. Ako, committed po ako dyan sa LP. At saka kung sino po ang itatayo ng ating Pangulo na kandidato sa 2016, yun so, po ang susuportan niyo pa rin. Pero pag ibang usapan na kung sino na yung mananalo. Right after that, kasi yun ang reality. Na. Dapat po talaga, bumalik tayo sa two-party system, patos ipagbawal na po yung paglipat. Ganun po eh. Well, reality po yan dito sa ating... Ngayon, dun sa sinusulong ninyo pag-identify nitong savings, na dahil may bill kayo, may panukala po kayo na sinusulong. Ano bang gusto ninyong ipaliwanag dito at i-clarify dun sa savings na yan? Eh kasi po, di ba medyo parang nagkagulo na dahil sinabi ng Supreme Court na yung mga pondo ng mga ibang opisina, kinuha lang ng DBM, ganun, slow moving, kinuha, inipon, patas pinamigay sa ibang proyekto. So ganun po. Sabi ng Supreme Court, bawal po yun. Ngayon, kung mayroon mang savings, ang sabi ng Supreme Court, dapat gamitin yan end of fiscal year, December 30. At saka pagka na-implement na yung project. O, halimbawa, na-implement yung project. Halimbawa, ang project is 20 million. Halimbawa, may nag-bid na contractor. Halimbawa, 18 million lang. So, mayroon kang savings na 2 million. Ang tanong ko po eh, based on the Supreme Court decision, aantayin po natin yung December 30 para gamitin yung 2 million. Or, pag na-realize na yung savings, pwede nang gamitin. Yun ang gusto kong ipanukala na pag na-realize na yung savings, pwede nang gamitin. Pwede mo nang kunin. Parang halimbawa, kung 20 million ang allocation dyan, tapos may nag-bid ng 18 million, sigurado ka na na may savings ka ng 2 million. Na pwede mo nang gamitin. For additional classroom, for instance. Dun sa time na kahit na middle of the year pa yan, you don't need to wait for the end of the year, the fiscal year, dahil assured savings na yon. Correct. Pero hindi naman yung punto na
hindi pa nare-realize yung project, wala pa naman ang bidding, wala pa, kukunin tapos mo na. Kukunin mo na. Hindi ganun. Which apparently, nangyari dito sa DAP nitong nakaraan. Ganun po, kasi may mga tinatawag na slow moving, kasi mayroon ding absorptive capacity na tinatawag. Halimbawa, ang DOH, ang pagkakaalam ko po na budget nung sa tawag nila Facility Enhancement Program, mm-hmm, pag ayos ng mga hospitals, mm-hmm, nung 2011, ang pagkakaalam ko, ang budget po nila ay 14 billion. Mm-hmm. Pagkatapos namang 2011, ang nagamit lang po nila 7 billion. Mm-hmm. So pagdating ng 2012, binawasan na. Ginawa na lang yatang 7 million o 8 million o 9 million, 9 billion sa kanila. Dahil ang sabi ng DBM, ba't kami magbibigay sa inyo ng pera? Mm-hmm. Hindi naman ninyo nagagamit. Eh, yung pera natin ng gobyerno, alam niyo po yan, yung portion po dyan, inuutang eh. Mm-hmm. Ngayon, pag hindi ginagamit yan, nagbabayad tayo ng interest, nagbabayad tayo ng... hindi naman pinapakinabangan lang. So yun po ang pero nakita nyo din dito, do you agree na dito po sa pagkakagawa ng DAP, which was declared unconstitutional by the Supreme Court, may mali talaga? Ang tingin ko po doon sa, well, yung isa yung cross-border. Na yung, pero po yung sa cross-border, yung galing sa executive yung pondo, dinala sa halimbawa COA, yung napunta po sa COMELEC. Yun po ang cross-border, pinagbawal. Eh, parang tingin ko po, personally, bawal po yun. Pero nakita ko rin po yung documents, kasi vice chair po ako ng appropriations. Eh, since 1992, ginagawa na po ng Malacanang. Mm-hmm. Ang dami pong... Ibig sabihin, ngayon lang nahuli. Ngayon lang nabulgal, kasi may pangalan nga na DAP eh. Dati walang pangalan eh. Okay. Ang dami pong listahan doon na napunta sa judiciary, in fact. Mayroon silang zero backlog program. Mm-hmm. Binigay lang sila from executive to judiciary. Eh, bawal po yun. Which you believe na talagang itong pangyayari na ito ang naging problema dahil pinangalanan na DAP? Palagay ko po. Isa po yan. No? Parang kaya lumutang ngayon. Palagay ko po. So, sino ngayon may kasalanan? Eh, hindi ko pa alam kung kasalanan yung pagbigay ng pangalan. Pero Secretary Woods po ang yung cluster, economic cluster. Pero alam ninyo na kahit na wala pang pangalan yan, kasalanan yan. Mali. Ah, hindi ko po alam kung mali po. Kasi so, hindi po namin alam. Hindi, kasi yung pagko-cross-border, paniwala nyo, hindi, walang mali doon? Mali po yun. Mali po yun. So talagang ibig sabihin, mula pa noong 1992, kung it was, even if it was adopted only by the present administration, alam nyo yung mali yun. Dahil nakita na yung data po. Nung makita na yung data. Kaya nga po itong... So meaning, meron palang nakukuha kayong pera galing sa mali. Hindi, wala po kami nakukuhang pera. Hindi ibig sabihin, 'di ba doon sa yung ano na 'yon, yung allocation na 'yon na cross border, kung halimbawa inilipat sa inyo, hindi niyo naman inaalam kung saan nanggaling, 'di ba? So there's a possibility na yung natanggap niyo yung pera galing sa mali. Well, hypothetically, yes. Dahil kung tinignan niyo yung ano na 'yon na halimbawa po, yung isang ano ho dyan, nalipat mula sa executive, nilagay sa Congress dahil mayroong tataposin yung e-library ng Congress. Or any project or, na kayong concerned. Ganun po. Which ngayon lang na-trace. Ngayon lang na so yan. These are some of the things na gusto nyong i-identify din ba doon sa bill ninyo? Kasama po ba yan? Pero yung cross-border, definitely, dapat hindi na po talaga yan i-allow. No? Mm-hmm. Although may mga nagsasabi rin na, ewan ko, pero ako, pagkakaintindi ko, dapat talaga hindi pwedeng ganun. No? Although, mm-hmm, mayroon kasing sinatawag nilang napaka plenary powers ng Pangulo na pwedeng national interest o requires, ganun, pwede siyang, kasi kung halimbawa may mga emergency, ganun, wala na, halimbawa, special elections, nung halimbawa sa, pero ang kabilang dako naman, dapat idaan sa lang sa Congress, supplemental budget. So pwedeng limitahan sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Congress. Yun. And it could probably be one of those things that you can review. Yun. To be added dun sa bill na ginagawa ninyo ngayon. Correct. But tapos na ba yung draft ninyo ng... Halos tapos na. Mm-hmm. Ang basically, yung i-authorize yung President, Senate President, Speaker, Chief Justice, and heads of constitutional offices, mm-hmm,
to realign yung budget nila within their budget. Alam mo, kung Congress ako, akong Senate Speaker, from MOOE to capital outlay, halimbawa, pwedeng ganun. Pero hindi mo yung ililipat naman dun sa from Congress to Judiciary. Halimbawa, Judiciary naman from construction ng mga Hall of Justice to halimbawa, training and seminars of pwedeng ganun po. Within the ano lang. Pero po, ang sa i-propose ko po ay quarterly. Tingnan kung ano yung quarterly na savings. Yung actual savings na po. Hindi ho yung kukuhain mo ay kahit hindi pa na-implement. Pero pwede rin naman pong hindi pa na-implement. Kalimaw, may problema po ng road right of way. At final na po yung decision ng korte na itong project na ito ay hindi na ma-implement dahil yung road right of way ay problema. So pwede na po yan ma-declare na savings. Ganun po, kahit hindi pa nasisimulan. Mga ganun po. So quarterly po ang tinitingnan ko po dyan. Although hindi po absolute kasi yung iba po dapat dumaan po sa Congress. Yun naman po ang ina-advocate po ng iba. Maiba ko, Cong. Ba't hindi ka na nagpa-reappoint na chairman ng public information? Hindi po eh. Hindi naman pong... Nilista ko po doon. May mga wish list po kami. Tsaka yung tradition po sa Congress, pagka naging parang senior ka na, kasi second term ko na po, inano pa nila yung background ko as dating gobernador. So parang senior, binibigyan ka na ng malalaking committee. Pero, retain yung dati mo kung sakali na ginusto niyo po. Hindi ko po alam sa leadership at saka kasi election po yan eh. Although inino-nominate po ng leadership, kasi ayun nga po kasi binibigyan po pag naging senior, binibigyan na mas malaking committee. Kaya napunta po ako sa Committee on Appropriations. Ganun po. In fact, ang papagkaalam ko po, ang pinagpilian sa akin ng leadership either sa Committee on Appropriations or sa Commission on Appointments. Sabi ko po sa kanila, bahala na po kayo. So doon po ako na ilagay sa Appropriations. You're a very candid person. Wala naman ako nakitang ano sa inyo na meron kayong mga pretensions kung minsan na kagaya na. I appreciate na talagang inaaminin niyo yung mga reality. Would you also admit na kayo ang killer ng FOI? Hindi naman po siguro. Marami pong issues na hindi na-resolve during my dahil walang quorum, walang kwarto. Parang, hindi po yun. Parang yung minsan dati napapakamot ako ng ulo pagka natin ko sabi ni kong Everdone, walang kwartong paggagawaan. Parang, well, at one time po hindi po kami makapaggawa ng special meeting dahil doon po sa Congress limited po talaga yung function rooms, conference rooms. Kada committee po allotted ka lang halimbawa every month ng dalawang meetings, ganun po. In fact, may mga instances po yan na nag-hearing po kami ngayon. Sasabihin ng chairman, bilisan nyo na yung mga tanong dyan, mga dahil may gagamit pa nitong kwarto na ito. Ganon. So, ganon po eh. Kasi dami po ng committees. But honestly, are you for or against ka din sa FOI? I'm for FOI po. Hindi naman mamamahayag. Yun nga, dahil magkakalinya tayo ng trabaho. Ang ano lang po kasi, siyempre, nung chairman ka na po, hindi naman pong... Parang referee ka po. You have to listen to all sides po. Wala namang nagbubulong sa iyo galing sa itaas na pare. Medyo anuhan mo yan at ayaw natin yan. In fairness po, wala pong nagsaano sa akin. Although, mayroon po silang create na parang interagency body to study. So, nag-defer po kami doon. Inantay namin yun. Kaya isa din po siguro yan na nakatagal. Nung nag-come up na po sila, yun, conflicting na po yung mga provisions. Ganun po. Unlike po sa Senate kasi, halimbawa sa Senate, wala pong bill doon na right of reply. So doon, isa lang, FOI lang. Dito sa akin, ang daming right of reply na separate na bill. Mayroon din bill na kasama na yung right of reply. Pero walang kumausap sa inyo para patayin yan talaga? Wala po. Wala po. Voluntary lang na kayo yung pumatay? Hindi po natin pinatay. Process po yan eh. Alam niyo po sa Kongreso, napakahirap magpasa ng batas eh.
It's a deliberative body po, lalo na ganyan, controversial tsaka, issue tsaka po. Tsaka minsan, meron din talagang arm twisting na nangyayari. Well, lalo na kung mayroon hong certified as urgent na bill, certified as administration bill, talagang ano po yan. In fact, including the rules, inaano po yan, sineset aside. Pero wala namang SIG, kasi maaaring wala kumausap sa inyo directly, pero meron kayong signal na natatanggap. Alam nyo na, may mga body language, may mga iba-ibang klase ng kung paano ko ipaparating sa'yo, Cong. Ako, to be honest, at one point, mayroon akong naramdaman na ano ba, walang signal na clear na for or against. Wala po eh. So, ang balancing ka lang. Para ang naramdaman nyo, hindi nyo maramdamang talagang for. Parang alanganin kayo ngayon, baka pamaya, pagka ako yung sumulong dito ng tamaan naman ako dahil hindi ko rin naman naramdaman na against din. Na against. So, parang ayaw nyong maglagay ng klarong stand. Kaya on your part, parang play safe kayo. Well, hindi ganun kasimple yung FOI. Hindi ganun kasimple as yung pagkaka... Kasi kung... Lalo na kung ngayon ikaw, nga ho, lalo ako ikaw nakaupo. Oo. Kaya nga ho ako ngayon, hindi na ako nag-involve doon. Dahil talagang napakas sa limuot ng na yan. Sabi ko, ginawa pa akong vice chair pa doon ng committee. Once pa lang yata ako nag-attend ng hearing po doon. Kaya dahil ayaw ko pong ma-misinterpret ako or ma... At saka talaga, it's a delicate... Parang ang hirap issue. Balansin. Ang hirap. Kung coming from the point of view natin sa mga mamamahayag dati, parang malaki ang diferensya ngayon now that you're already there. Oo. Pero alam mo kasi yung iba, malalim. Halimbawa, kuya, yung demokrasya natin hindi pa matured, hindi pa hinog. Actually, yung FOI, ang intention ng FOI, napakaganda eh. It is intended to empower the people to participate in decision-making process, in debates, to formulate programs, policies, etc. How? Dahil armed ka ng proper information eh, may mga natatanggap ka lahat eh. Kaso dito sa atin, pag namin nakuha kang ibang paggagamitan mo. Which minsan din, nakakatakot din doon sa mga traditional politicians. Correct. Ayan yung... Itong kalagayan po ninyo sa Eastern Samar, anong percentage naabot natin sa rehabilitation ninyo? Dahil you were affected by the Yolanda. Ano po yung ginagawa natin presently to assuage present predicament ng ating pong mga kababayan doon? Of course, yung pag-ikot ko po, wala pong problema doon sa relief. No? In fact, hanggang ngayon, marami pang mga nagbibigay ng bigas, DSWD, NGOs, ongoing. In fact, baka next week, may turnover kami, yung Taiwanese group, businessmen dito sa magbibigay din sila. No? Sa relief side, Kuya Daniel, parang okay. Covered. Okay tayo. Okay. Ang problema natin ngayon, yung rehabilitation, reconstruction. Pero doon sa mga infra, okay lang yan. It takes time eh. Kasi may bidding, releases, etc. Design, etc. Pero ang most concerned ko ngayon, dahil based doon sa pag-ikot ko, ay yung hanap buhay ng tao. Ngayon po, wala pong nyug na pakikinabangan sa amin. 80% po ng aking mga kababayan is nakadepend po sa niyog. 20% po dyan or 15 nasa mangingisda, ganun po. Tapos mga 2 or 1% yung mga employees, mga ganun po. Wala pong niyog. Nagbigay po yung mga taga-PCA before or ng mga seedlings. Sadly po, hindi lahat po pinakinabangan. Ito po ay nakukuha ko pong from the ground. Nagbigay halimbawa sila ng 10,000 seedlings sa isang barangay. Yung ibang nagamit lang 5,000, 4,000, 6,000. Yung iba po, hindi magandang klase, hindi tinanggap ng mga magsasaka. Pangalawa po, yung clearing ng mga natumba ng mga napakasakit, Kuya Daniel. Kasi ang naririnig ko po, ito kinikilabutan ko po ako, ang naririnig ko po doon, ang sabi po nila, ang i-clear lang natin 100 meters from the highway, 100 meters sa highway, sa mga
malalayong lugar, pabayaan na natin kasi hindi naman nakikita nila congressman yan, hindi naman nakikita ng mga media yan, hindi man nakikita. Tama ba yun? Hmm. Eh sabi ng mga magsaka, eh paano namin itatanim yung seedlings? Eh patong-patong pa yung mga tumba. Sino ngayon ang tinutumbok natin dito kung na direct link PCA. Dapat may pananagutan dito? To be blunt about it, oh. PCA. Oh. Anong ginawa nyo ng hagbang sa ano? Eh, kinausap ko na ngayon si Secretary Kiko. Sabi ko, Secretary, tingnan nyo yung sa PCA, bakit ganun? Mm-hmm. Eh, anong nangyayari? Dati, ang commitment sa amin na magbibigay ng tatlong chainsaw kada barangay, ititrain sila, may bigyan ng cash for work habang naggagawa ng mga kukulamber, wala mang nangyari niyan. Mm. Wala mang nangyari. Well, doon yun, ha? Sa base sa ikot ko. Alam mo, mayroon lang silang natanggap, 15 days na cash for work galing Dole for 30 persons. Mm-hmm. 15 days lang yan. Mm-hmm. 260 a day. Mm-hmm. Ang ginawa pa nga ng iba dahil halimbawa 30 persons sa isang barangay, eh mag-aaway-aaway yan eh. So ngayon, parang abandonado na kayo ngayon? Ngayon, hindi ko alam kung anong nakaano. Kaya ngayon, magbabudget hearing kami. Talagang sisitahin ko po sila, Kuya Daniel, ngayon. Mm. Yung sa BIFAR, mayroong ilang mga plywood na ibigay, epoxy, yung nails, mga pako, ganun. Mga ilan-ilan lang. Livelihood ang problema namin. Before I let you go, kung sa privilege speech ang pag-uusapan, andyan ngayon yung PCA, anong gusto mong direktang sabihin sa kanila and also to the president? Eh, sasabihin ko sa kanila, ayusin nila, no? Dapat systematic. Unang pasok, clearing operations na mayroong kasamang cash for work. Pag na-clear na yan, turuan yung mga tao tamang pagtanim at saka yung tamang seedlings din. Kasi yung iba, matatanda na yung mga seedlings. Yung iba, may sakit pa raw, sabi ng mga magsasaka. No? Pangatlo, dapat yan, pag nakatanim na sila, ang commitment pa sa amin noon, bibigyan sila ng parang hanap buhay. Pag nakatanim ka ng isa, babayaran ka after 3 months, para masiguradong inaalagaan mo yan, bibigyan ka ulit ng pera, wala pong nangyari. So you believe na hindi ginagawa ng PCA ang trabaho wala nila? Wala po. How about si Secretary Lacson? Ginagawa niya ba trabaho niya ng tama sa palagay mo? Tingin ko po, ginagawa po niya, coordination level, ano po, how is Secretary Pangilinan naman sa inyo ngayon? Sa ngayon ho, well, bago pa lang po siya, no, nag-commit po siya. Halimbawa, yung mga irrigation nasira, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kinukulit na ako ng mga irrigation association doon, ng mga farmers. Sabi niya, Congressman, nasira yung ano namin, paano? Mga ganyan. Yung mga FMR, kasi mayroong mga coastal barangays na na-wipe out talaga yung barangay. Wala talaga. So yung daan nila, wala rin. So, hindi ko alam kung saan ako... So, ngayon, ang babalikan nyo dito, iipitan nyo ngayon to ng budget kung sakali pagdating ng budget hearing sa kanila. Eh, dapat magpaliwanag po sila. Kasi ako ang tinatanong ng mga kababayan namin. So, are you inclined na bigyan to ng pisong budget? Kung kailangan, pero paano naman. Kailangan na talaga mag-reforma ho siguro. Ayusin po nila. This is the first time... Hindi ako ang dami ng tanong sa akin sa media, sa Congress, about the ano. In fact, I am filing a resolution precisely to look into the rehabilitation and reconstruction program of the government. Masama, ewan ko, baka ma-misinterpret ng... Get it straight, Cong. Anong sabihin mo yung sama ng loob mo? Well, gusto ko malaman talaga. Kaya ipapatawag ko sila lahat sa Kongreso. So I'm filing a resolution. Tatanungin ko sila ba't ganun ang nangyayari. Kasi yung mga tao, nag-aantay sila eh. May problema ho tayo on the ground. Nandyan po yung pera, ang daming pera eh. Nag-supplemental budget kami, 14 billion. Yung PDAF na nawala, sinuplemental budget po namin yan para sa Yolanda and other calamities. Mayroon kami 140 billion. So gaano kalaki sa palagay ninyo ang nabawas sa corruption kung meron man sa tingin ninyo sa panahon ng present administration?
as compared to doon sa dati? Malaki ko siguro, substantial. Ngayon, takot lahat. Substantial. Yung perception, although, siyempre, hindi natin ma-eliminate. Mahirap yan, 100%. Pero substantial ang tingin ko. Well, wish you good luck, Cong. And, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sana sa susunod ulit po kayo. Medyo maganda na yung ano natin. Pasensya na ako kayo. At, yung ating development dun sa rehabilitation natin doon. We wish sana you good luck. Sana nga po. Salamat po. Eastern Samar Representative Congressman Ben Everdone. Dito naman po sa programang Bawal ang Piko. Get it straight with Daniel Razon.